Alam niyo ba kung paano makasurvive ang ating mga tanim ngayong tag-init? Hello mga ka-agri! Papasok na naman po ang summer at ayon po sa balita, posibleng magkaroon po ng El Nino ngayong taon. So isa sa mga problema ng ating mga tanim, yung pagkalanta dahil sa sobrang init. Ngayon ibibigay po namin sa inyo yung siyam na tips kung paano po maiiwasan yung pagkalanta ng ating tanim at makasurvive sila ngayong tag-init. Coming up! Sa Pilipinas, meron po tayong dalawang klase ng season. Meron tayong wet and dry season. Meron tayong tag-ulan at tag-init. Mas madali pong mag-manage ng mga halaman pag tag-init as long as meron po tayong source ng tubig. Wala tayong problema, kayang-kaya natin isurvive yung mga halaman basta may tubig. Pag tag-ulan, mas maraming challenges kasi ang dali pong magkasakit ng mga tanim. Pag nababad sa tubig, mamamatay. Ang dami pong mga pag-atake ng mga fungus dahil mamasa-masa yung mga surface. So, mas mahirap i-manage yung mga crops pag tag-ulan. Ngayong tag-init, tubig lang, malaking tulong na po. Pero itong ibibigay namin sa inyo, makakatulong pa para mas malaki yung chance na makasurvive yung ating mga tanim ngayong tag-init. Tip number one ay pagdidilig. Kailangan ng halaman na makakuha ng tubig para makagawa po siya ng sarili niyang pagkain. Kasi isa po yan sa tatlong pangunahing kailangan ng halaman bago po siya makagawa ng sarili niyang pagkain. Maliban sa sunlight, carbon dioxide, tubig yung isang pangunahing pangangailangan niya. Yung pinaka the best na oras ng pagdidilig ay sa umaga para meron po siyang panlaban sa buong init maghapon. Pero kung makakapagdilig tayo ng dalawang beses, lalo na po ngayong summer na sobrang init, March pa lang napaka-init na, mas maganda po dalawang beses tayo magdidilig sa maghapon. Pag nakita po natin yung mga dahon ng ating mga tanim na lalanta, isang palatandaan po yan na kulang na siya sa tubig. So kailangan diligan na po natin agad. Kung kaya naman natin magdilig sa tanghali, mas maganda para hindi talaga natutuyo yung ating lupa. Hindi po totoo na mapapasma yung mga tanim pag nagdilig tayo sa tanghali. So i-share ko po sa inyo yung isang tips ng pagdidilig. Una, kung dry na dry talaga yung ating lupa, ang gagawin natin, basain lang muna natin ng bahagya yung lupa. Tapos, pasipsipin lang po natin saglit. Then, after 5 to 10 minutes, bago natin siya balikan at diligan na po natin ulit. Kasi pag yan, hinayaan natin yung lupa na yan, sa ilalim po niyan tuyo. No, hindi po siya makapenetrate sa ilalim. So, hintayin muna natin na mag-moist yung pinaka-surface bago natin siya diligan ng mas marami para ma-absorb ng lupa yung tubig na dinidilig natin. So, lalo na po itong pipino, mas nangangailangan siya ng maraming tubig kasi papait po yung bunga ng pipino pag kulang siya sa tubig. Ganon din po sa pakwan, kung gusto natin mabilis lumaki yung mga bunga, kailangan po marami silang makuhang tubig. Sa pagdidilig, iwasan din po natin gumamit ng tubig galing sa gripo, yung galing sa nawasa, kasi meron po yung chlorine. Kung wala tayong ibang source ng tubig, pwede natin siya pasingawin at least 24 hours para mabawasan po yung chlorine. Kung meron po kayong swamp fertilizer, yun na lang po yung gamitin natin pandilig para nakaka-provide na tayo ng tubig, meron pang nutrients na nakukuha yung ating mga halaman. Yan din po yung pinagdidilig ko dito sa aking garden. Araw-araw ko pong ginagamit itong swamp fertilizer. Nire-refill ko lang siya ng tubig pag naubos na, then kinabukasan, pwede na naman siya ulit gamitin. Pag napansin ko na medyo clear na yung tubig, nagdadagdag naman ako ng ibang mga organic materials. Kung sa tingin niyo po very interesting topic na to, i-cultivate niyo naman yung like button. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Tip number 2 ay mulching. Para po hindi basta-basta matuyo yung lupa, kailangan po maglagay tayo ng mulch. So pwede tayo maglagay ng mga tuyong dahon, yung dahon ng malunggay, dahon ng kakawate. Kung meron po kayong source ng dayami, mas maganda. Kung meron po kayong seaweeds, pwede rin natin gamitin yon pang mulch. So ang purpose po nito, unang-una hindi po magda-dry yung ating lupa kasi matatrap po yung moisture dun sa inyong lupa, hindi siya mag-evaporate. Pangalawa, habang tumatagal, nabubulok po itong mga pinangmamulch natin at nagiging source ng nutrients para sa ating mga tanim. Yan na rin po inilagay ko dito sa mga bawang, naglagay ako ng mga tuyong dahon para magsilbing mulch sa ating mga tinanim na bawang, hindi basta-basta matuyo. Kasi ang bilis niyang mag-dry, nalalanta na yung mga dahon dahil sa sobrang init. Tip number 3 ay shade net. Pwede po tayo maglagay ng net sa ating garden para mabawasan po yung sobrang sikat na araw.
may nabibili po ng mga net na kaya pong mag-hold up to 50 to 70% ng sikat ng araw. Pwede po natin yun install or mag-recycle lang tayo ng mga ordinary na net. Pwede na po yan, mabawasan lang po yung sobrang sikat ng araw. Tip number 4 ay natural shade net. Dito po sa aking 3-layered garden, may tinanim po ako dito na gumagapang, yung ampalaya, pipino, tsaka yung sitaw. Tapos gagapang po yan hanggang dito sa ibabaw. Sila po yung magsisilbing pinaka-shade para po sa ibang crops na nasa ilalim. So sila yung magbabawas ng sobrang sikat ng araw. So dahil hindi naman ganun kadami yung tinanim ko, makakalusot pa rin yung sikat ng araw. Kaya maganda pa rin po yung itutubo ng maliliit na crops dyan sa ilalim. Tip number 5 ay yung biochar. Ito po yung inactivate natin nakaraan. So binabad natin ito sa mga nutrients, effective microorganisms, siya sa tubig para magkaroon po ng laman yung ating uling. So pag gumamit po tayo ng biochar, makakatulong ito para mag-store siya ng mga tubig na magagamit po ng ating mga halaman. So hindi po basta-basta natutuyo yung ating lupa. Tip number 6 ay organic materials. Pag nagdadagdag po tayo ng organic materials, tumataas po yung kakayahan ng lupa na mag-hold ng moisture. So hindi po basta-basta natutuyo. Meron at meron pa rin nakukuwang tubig yung ating mga halaman. Pwede tayong magdagdag ng mga kahoy, ng compost, ng dumi ng bulate, dumi ng hayop. So lahat po yan pwedeng mag-hold ng moisture. Pati po yung burot ng nyog, yan po yung isa sa magagandang gamitin. Tip number 7 ay cover crop. Pwede po tayong maglagay ng mga maliliit na crops dyan sa ating pinagtataniman para patakpan po nila yung lupa at hindi po basta-basta matuyo. Pwede tayong magtanim ng mga leafy vegetables na pwede natin ma-harvest in the future. Pwede rin po yung mani-mani. Ang maganda dun sa mani-mani, mababa lang siya, hindi siya makakapekto sa mga matataas na crops. Tapos, nakakatulong pa siya para pagandahin yung ating lupa kasi pamilya siya ng legumes. So, nakakatulong siya para magkaroon po ng nutrients yung ating lupa. Tip number 8 ay polyculture, yung pagtatanim po natin ng iba't ibang crops sa iisang lugar. So dito po sa aming garden, meron akong tanim na siling haba, merong talong, merong kamatis, merong ampalaya, may pipino, may herbs, may sili. So nagtutulungan po sila para makasurvive sila sa sobrang init kasi yung ibang crops tumutulong para takpan yung lupa, hindi basta-basta matuyo. Yung ibang namang mga matataas na crops tumutulong din para takpan yung ibang crops, hindi sila matuyo at mainitan. Tip number 9 ay high density planting. Ibig sabihin, marami po yung tinatanim natin sa iisang lugar. So ito po yung aking center raised bed. Dito po nakatanim itong mga cherry tomato. Yan na, invade na nila yung pinakagitnang raised bed ko. So ito po, dahil sa sobrang dami nila, natatakpan po nila yung lupa sa ilalim. Kaya hindi po basta-basta natutuyo. Kahit bihira ko lang sila madiligan, hindi pa rin po sila basta-basta nalalanta. Kung sa tingin niyo po very helpful information na to, i-like niyo naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!